Welcome back to my YouTube channel. Bago po natin umpisahan at tatalakayin ang ating usapin ngayon, mag-shoutout muna tayo sa ating mahal na mga member. Someone Like You Vlog Channel, shoutout. And Chris Anas and Journey, shoutout din. Sir Rudy Kin, sa ating mahal na supporter. Sa ating mahal na supporter, shoutout Sir Rudy Kin. At sa mga iba pa, Madam Rose Vlog and Channel, tama ba ako? Madam Aya Vlogs, shoutout din Madam Aya Vlogs. At sa iba pa, maraming salamat sa walang sawang panonood sa aking video. Shoutout din kay Madam Nisa Delgado, shoutout sa iyo Madam Nisa. Ang cute mong miming. Paalala lang po, sa lahat po ng manonood, paalala ko po sa inyo, para po ito sa mga adult, bawal po dito sa mga bata. So ngayon po ang ating tatalakayin tungkol po ito sa mga seaman. So ano po ba ang totoo sa mga seaman? Totoo po ba talaga na ang seaman ay seaman luloko? So una po, sinasabi po nila ang seaman ay seaman luloko dahil po ay nakasakay po sila sa barko. Kung nakasakay ba sa barko, ang seaman ba ay manluloko na? Number 2, hindi naman po ibig sabihin na seaman sila ay seaman luloko na. Nasasabi lang po nila ang seaman luloko kasi nung unang mga dekada pa o unang panahon sa mga seaman, karamihan noon kasi talagang sobrang seaman luloko talaga sila. So sa ngayon po ay medyo maraming bawal na bumaba sa barko. May mga barko din na pwede ding bumaba pero napakahigpit na ang panahon ngayon. Hindi na po basta-basta lumabas ang mga seaman sa barko or bumaba sa barko kasi po may limit po sila. Wala naman po akong asawa na seaman. So sa akin pong nalalaman ay tungkol sa mga seaman dahil may mga kaibigan din po akong seaman. Sa mga sinasabi nila na may mga limit yung pagbaba ng barko, yung iba din na walang-walang talaga sila, nasa laot lang talaga sila, hindi po sila pwedeng bumaba ng barko. Huwag nyo pong husgahan ang lahat ng seaman kasi po hindi po lahat ng seaman ay manluloko. Pangatlo po, huwag nyong sabihin na seaman luloko kasi kasalanan po yan sa mga babae. Kasi po, ang seaman, hindi po yan manluloko kung ang babae ay hindi magpapaloko. Hindi po manluloko ang seaman pag ang babae ay hindi magpapaloko. Kung ikaw po ay magpapaloko sa isang seaman, so matatawag po talaga ang seaman ay seaman luloko, lalo na pag nalalaman mo na ang seaman ay may asawa. Kung hindi ka po papatol sa isang seaman, hindi ka po maluloko at ayong seaman hindi po masiman luloko. Kasi po, yung mga seaman po kasi, ang gusto lang po nila, lalo na nasa laot sila at may makilala silang mga girl na gusto nilang kausapin, na gusto lang po nila na may kausap. So, syempre, sa katagalan na pag-uusap or maging friend nila, magkagaana ng loob na sila. So, yun po, yun ang iiwasan ng isang babae. Para po ay hindi po matatawag na maging seaman luloko sila. Kasi kung papatol ka po sa isang seaman na kahit alam mo na may asawa, talagang magiging ang seaman ay maging seaman luloko at ikaw ay naluloko. So, hindi din po tinatawag na naluloko ka kasi kung alam mo na may asawa siya, iwasan mo na lang. So, pang-apat po. Kailangan po, habang nagsishat kayo, ay hindi po yung kadalasan. Huwag pong dalasin ang pagsishat nyo kung may kaibigan kayong seaman para po hindi magkahulugan ang loob nyo. Kasi po, mahirap po kung magkahulugan ang loob nyo, ang dalawa, pag alam mo na may asawa siya. Kasi may ibang seaman na hindi nagsasabi ng totoo. Sinasabi nila na single. Siyempre, gano'n naman talaga yung mga seaman, lalo na nasa laot sila para may libangan sila, may kashat sila, may kausap sila. At ito naman din tanga na girl, kung alam nila na single, so papatusin na. So kaya mag-iingat po tayong lahat, mga girls, hindi naman po lahat-lahat na mga girls na pumapatol sa mga ganon. So
kailangan po natin iwasan na madalas na pagsashat sa mga seaman. Kailangan kong makipag-friend sila sa'yo. Kung gusto po nila makipag-usap sa'yo bilang kaibigan, saglitan lang po. At huwag po madalas. Kasi kung madalas, ang minsan ay talagang yun ang pinakamahirap. Pag madalas ang minsan. So, kailangan po huwag dalas-dalasan. So, yan lang po ang aking masasabi sa inyong lahat. Tulad ko na girl, huwag tayong pumapatol sa mga seaman. I-share bowl natin kung talagang panglima po ito. Kung talagang single ang isang seaman at ikaw ay isang single din or single mom, malalaman mo yan pag siya ay isang single na wala talagang sabit-sabit pag pinapakilala ka sa kanyang mga parent. So kung hindi po, kung hanggang video call or chat lang kayo, nag-uusap, yun po, iwas-iwas na lang po sa inyong, iwas-iwas na lang po sa pag-uusap ninyong dalawa at mag-uusap po kayo bilang friend lang. Huwag yung madalas. Kasi maraming nasisira sa madalas ang minsan. Kaya sa ating mga girl, ingat po tayong lahat. So, yan lang po ang aking may bibigay ko sa inyo ng mga tips. Sana po may natutunan kayo. Huwag tayong manghusga sa isang tao or sa mga seaman. Kasi po, hindi po lahat ng seaman ay manluloko. Kasi po, kahit hindi po seaman, sobra pang manluloko kaysa sa seaman. So, yan lang po ang ating ilagay sa ating isipan na huwag tayong basta-basta pumapatol sa mga tao na hindi natin kakilala masyado o lalo na hindi natin nakikilala ang kanilang mga parent. So, yan lang po ang aking maipapayo ko sa inyo. So, ayan. God bless you sa inyong lahat. Huwag yung kalimutan, i-click ang red subscriber para update po kayo sa lahat ng bago kong ina-upload na video. Ayan po, sobrang lakas ng ulan. Ayan, malakas yung hangin, malakas yung ulan. Try ko nga buksan. Ayan, oy, lakas talaga ng hangin. Sobrang makulim din sa ano, labas. Ayan, oh. Ayan, pumapasok dito sa loob din talaga. Ang nakaraang gabi, hindi ko nakuhanan ang lakas ng anong hangin. Parang hipo-hipo siya. Labas tayo. Dito bumabaha pa dito pag ano. God bless us all. Bye-bye. Bye.